guys, welcome back to my channel. Kayo po ba ay naniniwala sa mga pampaswerte? Alam niyo po ba na napakaraming pamamaraan para po tayo ay swertihin sa ating buhay? Dahil ito po ay nakamtan ko dahil sa pamamagitan lamang ng mga pampaswerteng itong aking mga sinishare sa inyo. Ito po ay isa sa mga pinakamabisang pamamaraan para po tayo ay lalong swertihin sa ating buhay, lalo-lalo na ngayong darating na 2020. Ang video ito ay para po sa inyo. Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Kayo po ba yung mga naniniwala sa mga pampaswerte? Kasi ako po ay isa sa mga numero uno po dyan. At ako naman talaga ay sinuwerte. Kagaya nga po na shinare ko po sa inyo ay halos itoob ko ang aming tahanan para lamang po mabago ang aming pamumuhay at inayong ko lahat sa aking nalalaman. At ito naman ay tunay na naganap nga po sa akin. Alam niyo po ba na napakaraming pamamaraan para po tayo ay swertihin? Ito pong aking ituturo ay isa rin sa mga pinakamagandang pamamaraan para po tayo ay swertihin. At marami na rin naging saksi dito sa ritual na ito na hindi pa po ako sumasabak sa mga pagbibideo kasi kailan lang naman po ako, itong taon lang din ito at itong May lamang din po ako na-aproban kay YouTube at dahil nga po sa sunsunod ang mga blessing, hindi lamang sa sunod-sunod na pagtama, hindi lang sa pag-boom ng negosyo at ganoon din po yung na-aproban ako at ako po ay welcome ninyo, hindi lamang po yan at ang mga blessing na dumarating sa akin, talagang grabe-grabe na hindi ako makapaniwala sa mga nagaganap. Ito po ay isa sa mga pinakamagandang pamamaraan para po lalo tayong swertihin dahil magkakaroon po ng okasyon, mainam na swertihin na po agad po tayo para maging happy-happy lalo-lalo na sa pagsapit na 2020. Marami tayong bibilangin pera. Ito po ay isa sa mga mabilisan na pagpaparami or para po tayo ay biglang swertihin sa ating buhay. Kung tayo po ay kakaunti ang pera o walang pera, ito po ay mabisan na pamamaraan para magkaroon tayo ng pera. Ganito lamang po inyong gagawin. Kailangan po ay Tuesday or Friday ang pagganap ng 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. Ayan po, kung maririnig nyo po yung windshim or windshim na yan, yan po ay binili ko talaga para po natataboy ang mga negatibo kasi meron po akong bintana dito sa tabi at dyan po ay nasa silangan po kami. Tapos po nilagyan ko ito ng windshield para yung mga pumapasok na hangin, syempre hindi natin alam, baka may kaakibat ng mga negatibo ay naitataboy po niya. At ganoon din po yung mga nakikinig po sa akin, yung naririnig nyo ito ay nagtataboy rin po yan ng mga negative sa inyo. Pero yung pagbatenteng ko lang ito, yung pagbatengteng pa lamang po yan ay natataboy na yan ang mga negatibo. Kaya lagi po ako nagbabatengteng po yan para ma-welcome ang swerte at mataboy ang mga negatibo. Ganon din sa mga taong nanonood nito. Yung po, kahit kayo po ay nakikinig lamang po sa akin tapos napapakinggan nyo po siya yung mga tunog po nito, kayo po ay nabibless na rin po yan na kumbaga isuswertehin na rin. Ako nga po ay lagi rin ako nakikinig tuwing umaga ng mga yung nagsisearch po ako sa YouTube ng mga pang-cleansing ng tahanan para swertehin yung mga tunog. Yung mga ano lamang po, yung mga instrumental lamang or kaya yung mga lagus-los ng tubig, yung mga ganyan or kaya yung mga bell or kaya yung tunog ng mga kawayan, yun ang madalas ko mga pinakikinggan. Nakaka-relax po siya at nawe-welcome natin ang swerte. Kaya kumbaga paglabas ko ng aming tahanan ay napaka-positibo ko na kasi naluto na ako doon habang ako yung may ginagawa ay nakikinig ako ng ganong music habang ako yung nakain. Meron ako ng cellphone sa tabi ko tapos natunog po siya yung mga coins na naglalagpakan, yung mga ganon. Yung po ay nagwe-welcome po yun ng kasaganahan. Kung kayo po ay hindi pa ninyo natatryan, instead na mag-isip po kayo ng mga negatibo, itry nyo po mag-research po kayo sa YouTube ng ganon. Yung mga relaxing na mga tugtog, yung mga instrumental lamang, tapos yung mga music of abundance, yung mga ganyan. Mag-try po kayo ng ganon habang kayo po ay nakain, kayo po ay nagkakaroon ng mga maraming mga ideas na mga dapat gawin sa buhay. Tapos instead na kayo po ay mag-isip ng mga negative ay magiging positive po kayo kapag nakakapakinig po kayo ng mga ganyan. Ito po ang aking ituturo kasi mainam po yung positive po tayo habang tayo gumagawa ng ritual. Baka naman po panay-nega ang mga nasa isip po natin. Kaya maaaring instead na tumalab po yan yung ritual natin ay hindi po yan tatalab. Kaya iniisa-isa ko po sa inyo.
mainam, positive po tayo habang gumagawa ng ritual para maging positive rin po ang darating sa atin ng mga ritual. Ano-ano po mga kailangan po natin? Kailangan po natin ng papel at ganoon din po ang ball pen. Kailangan din po natin ang isang jar na may malinis na tubig. Kailangan din po natin ng bell. Ayan, bell. Bumili nga po ako ng bell. Ayan. Parang ganito rin po yan. Ayan, parang ganun din po yan. At ganun din po yung mga wind shame or wind shame na natunog. Nagtatabo yung mga negative, kaya yan po ay swerte. Ayan, at ganun din po, kailangan natin ng kandila. Kandilang dilaw or verde or kaya ay red. Ayan, maganda po yan. At saka insenso na kulay green. Ayan. Ang mga pinili ko pong insenso, yung insenso ko nasa ilalim yung red. Tapos, eto, yung bago lamang yellow. Pero may mga prayers na siya. Yan yung mga uso ngayon. Na, kumbaga, kahit na ikaw ay nagpapausok lamang, may nagdadasal na para sa'yo. Pero, ito po yung para mga Hail Mary. At saka, nandun din yung dasal na para kala Kuang Kung. Si Kuang Kung po, siya po yung goddess na nagbibigay ng swerte at protection sa negosyo. Ayan, nandito na yung para prayers ng kasaganahan, protection, nandito na lahat-lahat. Ayan, ito, kulay berde. Ngayon, dito po tayo. At saka kailangan din po natin ng asin. Yan, nandito po, magwi-wish po muna tayo. Alam niyo na po yung mga pagwi-wish po ng ganyan, kailangan susulat natin yung date. Anong date ngayon? December 9, 2019. December 9, 2019. Tapos, pangalan, ang gagawa, Apple Pagyo. Wishes ng walang gamit na sana, direct to the point. Ang may sana lang po, pag mga gumagawa ka ng ritual, wala pong sana. Pero, ang gagamitan nyo na sana kapag nagdadasal kayo sa mahal na Panginoon. Para yan po ay respeto. Pero, pag nagdadasal kayo sa ganito ritual, yung mga wishes, walang sana. Sabi nyo po dito, magkaroon ako ng maraming pera. Ng maraming pera, bahay, at sasakyan. Matupad lahat ang pangarap. Tapos po, bahala na kayo yung makatapos ng pag-aaral ng inyong mga anak. Ilayo kayo sa lahat ng kapahamakan. Ilayo kayo sa lahat ng uri ng karamdaman at maging masaya ang buong pamilya. Yung lagi-lagi yung dinadasal eh. At pagkatapos, pangalan muli. Pagkatapos ay lagda. At pagkatapos po niyan, tutupiin po natin to. Ito yung ating tubig. Labas na natin. Yan, tubig. Yan. Tapos, lagyan natin ng konting asin. At pagkatapos, ito yung ating candle. Ito siya. Sisindihan na po natin. Katuparan sa lahat ng mga pangarap ko sa aking buhay. Pagkalooban mo ko ng maraming pera. Pagkalooban mo ko ng bagong bahay. Magarang sasakyan. Makatapos ang aking anak sa kanilang pag-aaral. Ayan po. Hintayin natin umusok. Ayan, umuusok na siya. Makatapos ang aking anak sa kanilang pag-aaral. Ayan, pausukan po natin itong tubig na ito. At hayaan po natin na, di ba, ito po yung insenso, yung mismong abo po niya. Yan, sa wishes po natin yan. Okay lamang po yan ay lumagpak dito sa ating tubig. Ayun, lumagpak na po siya. Hayaan lang po natin siya dyan. Habang ito po ay nausok, magwi-wish po tayo dito, katuparan sa lahat ng mga pangarap ko sa aking buhay. Makatapos ang aking anak sa kanilang pag-aaral at magkaroon ng maganda-magandang buhay. Ilayo mo kami sa lahat ng kapamakan, ilayo mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman at maging masaya ang buong pamilya. Tulungan mo ko na matupad lahat ang mga pangarap ko sa aking buhay. Kung halimbawa gusto niyong tumama, kung ano man numero na inyong tinatayan, sabihin niyo po dito, patamain mo ko sa numerong ito, kagaya po na sinel ko po sa inyo, na kahapon po, kung mapapansin niyo, may bossing ako manood na siya po ay si Mam Rosalia. Nagtanong po siya na bakit daw po 8 lang ata ang aking ginawa.
Kasi po, nakaramdam ako at nakita ko po siya. Kinalubutan ako. Tinigil ko muna. Ayun po ang pawang katotohanan. At nagmamadali rin. Pero madalas man ako nakaano. Pero iba yung dating eh. Iba ng ano eh. Kaya ako po ay in-stop ko muna. Ayan. Katuparan sa lahat ng mga pangarap. Ang birthday po niya, try niyo po muling tayaan ha. Basta ang birthday po niya ay December 22. Madalas po kasi na tama ako sa birthday. Eh, hindi ko po siya napaniginipan pero hindi ko siya makalimutan at siya nga po ay nagpakita sa akin, nagparamdam pa na tumayo dun sa ano, nako, ewan ko ba. Yan. Katuparan sa lahat ng mga pangarap sa aking buhay. December 22 ay D1222 po yun. 1222. I-try nyo po siya at baka kayo po ay makatama. Kasi meron ako mga bossing na kasi sa iba-ibang lugar naman po siya. May nakatama po sa EC2 at meron din po nakatama sa Weteng sa ibang lugar. Kasi iba-iba naman po ang bola ng bawat barangay. Ayan. Ng bawat lugar. Ayan. Ito po ay magandang ilagay ninyo sa ilalim ng inyong kama. Tutulungan po kayo nito na matupad kaagad kung ano man ang nais po ninyong maganap. Ito po ay napaka-epektibo dahil ito nga po ay naganap sa akin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood. Kung kayo po ay kaya nyo na lahat ng mga abo niya, pag naubos na po ito, halma may patungan kayo, ilagay nyo po lahat po dito. Makakatulong po ito. Ito po ay isa rin sa mga pinakamaganda ritual para mabilis na matupad ang mga pangarap po natin. Yun lang po guys, salamat po. Kung kayo po ay tapos na sa pag-iinsenso, bago po natin ilagay ito sa ilalim ng ating kama, mainam po na e-energize po muna natin sila sa pamamagitan din po ng pagsinag ng araw at ganun din po itong batenteng po natin. Yan po, para ma-welcome natin ang swerte. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!